Ito na naman, ito yung sinasabi. Ito yung sinasabi natin, ito yung sinasabi nyo, ito yung sinasabi ng militar. Bakit pag mga drug lord, pag mga terorista, pag mga komunista ang namamatay, kagyat na kumikilos ang Commission on Human Rights, kagyat na mag-iimbestiga sila. Pero pag ang sundalo pinatay ng komunista, inambos ng mga rebelde, inambos ng mga terorista, pag ang mga pulis na napapatay ng mga addict, ng mga drug lord, tahimik ang CHR. Paano? Ang tinutukoy ko bayan, noong August 15, nagkaroon po ng inkwentro sa pagitan ng Philippine Army at saka Combined Forces ng Philippine Army at PNP. Diyan po sa Antique, kung saan anim na mga rebelding komunista ang napatay ng militar. Alam niyo ba nangyari? Nag-anunsyo po ang CHR na iimbestigahan nila ang insidente. Dahil sabi daw ng mga pamilya ng mga namatay ng mga rebelde, alang baril yung mga kaanak namin, pinatay ng militar. Minasaker ninyo. Walang kalaban-laban, naglalakad lang silang anim sa kabundukan. Pinagpapatay ninyo. Ang tanong naman natin, anong ginagawa ng mga kababaihan sa kabundukan? Kabundukan sa gubat. Naglalakad lang daw. Commission on Human Rights. Paano naman ho ito? Paano naman ho yung mga sundalo na napatay ng mga rebelde na yan? Diyos Marepsop, ewan ko ba? Yan yung sinasabi ng Manong Digong Duterte. Fair is fair. Kung imbestigahan nyo yan, dapat imbestigahan nyo rin yung mga pinatay ng mga rebelde, ng mga sundalo, ng mga police. Hindi yung rebelde lang imbestigahan ninyo. At gusto ninyong panagutin ng mga sundalo. Gera yan eh. Bakbakan yan. Anong gusto mo? Sumuko na kayo, kung hindi babarilin namin kayo. Hindi naman ho ganun. Pag nagka-inkwentro, nagkakitaan, mga sundalo. Mga rebelde, alam nga ba naman? Siyempre, siguro, sasabihin ng sundalo, sumuko kayo. Siyempre, susuko ba yan? Mario Joseph talaga naman, oo. Diyos ko po.